All right, we are live. Hello, hello. Good afternoon to everyone. Thank you for joining us again. Sorry, wala kami last week. Medyo super busy lang. So I hope you na-miss nyo kami. And we missed you. We missed you guys. So thank you again for joining us. This is COVID Break. And our topic for today is how to pandemic-proof your business. So, ang edition natin ngayon, Serial Entrepreneurs Edition. So, last time, ang guest natin, mga owners ng school. So, I just would like to introduce myself first. I'm Marv De Leon. I'm the founder of Freelance Blend and also the admin of this group, samahangroup.org. And with me today is my co-hosts, Shoden, Abad, Shoden, can you say hi? Hi. My name is Shoden and I'm an online video strategist. So, yun, I help people who have businesses thrive dito sa pandemic by getting their word out and helping them avoid obscurity. Parang nag-iiba every week, ah. Nag-iiba-iba lang, ano? And of course, H Sumo. Hello guys. Ang hirap pantayan nung kay Shoden eh. So hi, this is H. I'm a content strategist and also the co-founder for Creative Labs PH. So glad to be here and I'm so excited to talk with Ginger and Katin right now. Yes. All right. Close na natin yung poster. Yes. So yeah, introduce na natin yung guest natin kasi I'm sure mahaba ang ating show ngayon like last time. Parang inabot tayo ng alas 6 yata. So, we'll go straight to the discussion. So, first, I'd like to introduce si Ms. Katin Gutierrez. She's a business owner at N-World. She also owns Jade Logistics, the Wellness Hub, an online store selling UVC lamps and devices. She's also the founder of Push, Purposeful Side Hustling for Working Women. It's a Facebook group, tama ba, Katin? Yeah, Facebook group. Yes. And then we also have Ginger Arboleda. She's the COO of Taksumo. She's also the CEO of Manila Workshops and a blogger at mommyginger.com. Hello, ladies. Thanks hello. For joining. Hello. Hey guys. Kayo, long time no see. Oo nga. Mga 1 month plus. Oh, grabe. So this is actually our 7th COVID break. So we do this ideally weekly. Nag-skip lang tayo last week. We started. So 2 months na ba? 2 months anniversary na parang technically. Ilang weeks ba yung ano, yung lockdown? So siguro mga 9 weeks na, di ba? Mga ganon. So this is our 7th week, 7th COVID break. And yeah, we're just here to discuss ano ba yung mga challenges ng mga entrepreneurs so that yung mga nanonood sa atin at nakikinig ng mga small business owners can be inspired by yung mga experiences natin dito and hindi sila matakot sa pandemic na to na hindi sila ma-stop or hindi sila ma-pressure na to do something that will help their business. So, yeah. So, first, siguro, let's ask our guests. So, tama-tama, no? Sabi ko kanina, thank you, first of all, for agreeing to this, accepting this invitation kahit very short notice. So, pati sa mga hosts natin, thank you very much. So, biglaan lang talaga. tapos nagkataon, I realized na pareho silang serial entrepreneur nga. So, let's ask Yuria Katin first. Ano bang, yung siguro, just a brief description of what you do, yung mga businesses mo, ano ba sila? And then, how are you affected by this crisis? I started prior to the crisis, I was a distributor of N-World. So that was my business for siguro close to 5 years already. So we are exporting skincare. Oh, we're selling it here locally, but pinakamalaking business talaga namin is sending it outside.
to our mga OFWs. They sell it abroad. So I assist them. I make sure that they get the products on time, etc. Syempre, when the pandemic happened, medyo maraming challenges with regard to syempre, logistics. Actually, yung logistics was born out of my need to ano to send products abroad. So since I send products, nagkaroon din ako ng franchise ng DHL. So I was trying to build that sana to accept, you know, other padala aside from our products. So yun, when the pandemic happened, na put on hold yun. And we had to close also our shop in Dumaguete City. Yung physical shop namin of N World and DHL dun sa Dumaguete City, we had to close it down. I had to let go of staff. I had to fight for their rights with the with Dole and BIR. Ayun. Natatawa pa si Katie. Actually, how to pandemic-proof your business? Hindi mo talaga mapapandemic-proof yung business mo. Kasi we didn't know, we haven't heard of this before, di ba? So parang it was just do whatever you can as you go. Learning process every day. So yung isa naman na business ko, yung The Wellness Hub, I actually stumbled upon it lang when this pandemic happened. Kasi nung wala na, medyo nag-lilo yung Jade Logistics, which was what I was busy about prior to the pandemic. I made the Shopify store for my distribution business. And one of my clients in the distribution, a pharmacy, they're importing kasi mga lamps. So I purchased one and then thought of putting it on the Shopify store. Yun. Ngayon, ano na siya? Parang I think close to 3 weeks already and it's really doing well. Wow. Ayos yun, so, nagamit ko yung store. Dropshipping lang yung diretso or is it in order that they deliver muna sa'yo? Or dropship na agad? I process it pa. Ah, may it's ano processing pa. It's not dropship. Oo, yun. Local distribution dito sa Philippines? Local. Local. Nice. So yun, ano siya? Everyday learning process. So yung Wellness Hub, parang naging result siya of the pandemic kasi nga nag-stop yung N World tsaka Jade Logistics, tama ba? Actually, yung N World is ongoing naman. It's just that syempre understandably some people are, you know, locked at home, they can sell. Even our OFWs abroad, most of them are nurses, so they're frontliners. Medyo na-put on hold, of course, yung end nila na they pamper themselves, ganyan, na-put on hold yun. So, yun. There was a time also that me and my husband were like staring at each other and gagawin natin. but after a while, yun, nag-give naman to another business idea. Yeah. Mm-hmm. And just for the information of our viewers and listeners, yung N World is ano siya, diba, network marketing? Yes, it's a network marketing business. Oo. So yung challenge, meron kang clients abroad, ganun ba, kaya ka nag-send ng products, nag-ship ng products out to them? Yes, because most of our team, most of our distributors are abroad. Meron din kami dito. But a lot of work goes into sending products abroad kasi. So, doon ako nakafocus. Mm-hmm. Pero yung local part, hindi naman affected yung mga... Locally, actually at first, medyo nag-lilo din. But after a while, kasi some of them, no work, no pay din. And they have this business lang, you know, they can still sell to their neighbors, they can still send through Grab or LBC. So, tuloy pa rin yung business. Buti nga, Marv, before I think 2 years before this happened, we really tried to migrate to online. Mm. Parang hindi na namin, sinanay na namin yung team to just, you know, send orders via email or messenger, yun. So,
parang wala lang ding difference to us ngayon kasi hindi naman din sila sanay pumunta to a physical location. Mm-hmm. Yeah, so buti na lang nag-shift na kayo sa online. Oo. Buti na lang. Okay, thank you, Katin. Punta naman tayo kay Ginger. So, can you talk about what's that? Taksumo, hindi ako masyadong familiar yata. Ano ba yan? Can you talk about yung mga rackets mo and how are your businesses affected by this COVID season? First of all, hi everyone. So thank you for watching this live session. So, kachika niyo na naman kami. Ayan. So, I don't know where to start. Grabe, hindi ko alam saan ako magsimula. So, okay. So, number one, Manila Workshops. So, as you know, no, Manila Workshops is an events management company. So, we are focused on creating like educational training for corporate clients when we sort of like came into this pandemic. So, papunta na kami doon, nandun na sa business model, tapos biglang ito yung nangyari. So, so right now talaga, everything is on halt, on standby. Ayoko muna sabihin halt, kasi syempre, diba, I'm sure naman may katapusan tong pandemic na to, diba? But yun, it's on standby. So, I've been doing a lot of live sessions, webinars, guestings also for different brands. So that's picking up. Kasi grabe, pang ilang call ko na ata to today, di ba? I'm sure kayo din nakaka-relate, di ba? Every day, parang nakakailang online session tayo. So, yeah. So that's picking up. For Taksumo naman, that's also picking up. Well, obviously, because it's an online platform. That automates your taxation. So marami talagang people when they tapos sakto pa when they announced quarantine, no, itong ECQ natin. It was close to the tax deadline. So a lot of people were scrambling like paano ko ba mababayaran yung business taxes or yung professional taxes ko. So sakto lang din that yun, we tried to syempre right now we're still like educating a lot of people on how to use our platform. We're getting a lot of inquiries, lots of signups. So that's doing well. Another thing that's doing well right now is my blog, I think. I think. Because, may analytics naman na. Yes, I'm sure. Yan, show din, I'm sure. Yeah. that's doing well, no? So, because yun nga, maraming people pa rin who want to convey. Ay, parang may echo. Yan. So, pamute na lang yung maririnig pa lang yung sarili ko. Okay. Okay, there. Okay, so, yun. So, that's doing well right now because I think a lot of people kasi want to educate themselves, di ba? So, yun. And my focus talaga for Mommy Ginger is really to help people, like, thrive in scenarios like this because they understand their business, they understand what's happening to their business, and they understand actually their mommy life as well, like what to, like how to overcome the challenges of being a mom and being a parent, no? And not only moms but even dads. So yun, a lot of people are visiting mommyginger.com because of that. So parang they're trying to grasp like a lot of things, like paano ba mag-school from home while running a business or working, diba? So marami din ganun eh. So, yun. So, yun yung mga nangyayari. Ah, plus another thing, meron din, I started recently a group of, it's actually a platform where women can meet other women and meet other investors for their startups or their profession, no? So, that's called Startup Women Connect. It's Startup Women Connect Asia. The website is Startup Women Connect Asia. So, it's not only for the Philippines, but also for people, women in Asia. So, ganon. Yon. Which is also in line with Lean In, kasi I handle Lean In Philippines. So, as you know, si Sheryl Sandberg, she has this organization called Lean In. So, Lean In is, meron siyang leanin.org. So, I handle the Philippine Circle for Lean In. So, yon, mabubuhay ulit yon because of what's happening and the support that women need at this point in time. And men need at this point in time. Okay. So, sana magkaroon din for men.
Oo nga. Sana si Mark Zuckerberg, no, gumawa rin. All right. Siguro, yeah, my next question would be yung so you handle different types of businesses. So, ayun, paano niyo na the juggle yung iba't ibang hats na sinusuot niyo every day? And may difference ba now that yeah, naka-lockdown tayo, nasa bahay lang. So, at the same time, you also juggle hindi lang yung business but family life. So, yeah, how do you address that? Paano nyo na-juggle? Paano nyo na-prioritize yung mga tasks? Katie, siguro ulit? Yeah, actually, I'm struggling with that pa, Marv. I'm still struggling. Lahat so, naman siguro tayo. Oo. Pero natutuwa ako kay Kitin kasi ano eh. Tawa siya ng tawa kahit, okay. Alam mo, very infectious yung ano niya. Yung parang energy. Ako natatawa eh. Natatawa kasi ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong mag-manage ng time. Pero alam mo yun, if you have to do something, you just go ahead and do it, di ba? Kahit na, ano, kahit like now, actually, admittedly, I have to send mga lamps to JT Express. Eh, kaso, since yung JT Express, ano lang, nakamotor lang, the guy comes over, but I have to go with the guy to the JT Express office, and ihatid ko pa rin yung lamps doon. So, and then, pabalik dito. Beats the purpose. Yeah, buti walang checkpoint. Malapit lang dito sa amin. So, I juggle with a lot. Mas, ano ako ngayon, actually, mas busy ako ngayong pandemic kaysa nung walang pandemic. Actually, hindi ka nag-iisa sa ganyan. Parang lahat struggle. Kanina nga, I was answering Ray's question. So, mas busy din ba kayo ngayon? Yes, actually. Alam mo, kaya nga kanina, off-air, sinasabi ni Ginger na nagbibigay siya ng tip na value your time in the shower. Totoo yun. Yung tip number one ko, guys. So, huwag kang mag-alala. You're not alone. So, siguro, no, to add to that, yung point ni Katie na, yun nga, challenge, no. Maybe a good mindset to have is, like, think of the things that you can control versus the things that you can't control. So, a lot of the things that are in the news today are very, like, sort of negative because obviously that's what's happening, no? Nakakalungkot, na extended na naman, di ba? Na parang hindi pa rin na yung mga frontliners natin, nasa hospital pa rin, naiiyak tayo sa mga videos. Kanina kakaiyak ko lang, may napanood akong video ng frontliner, umiyak na naman ako, mababaw luha ako, by the way. Ewan ko bakit ko siya na-share yun, hindi yun. Hindi yun yung point ko. Yung point ko... Tayo lang dito, tayo lang. Tayo lang naman eh. Oo nga, yung point ko is, really, no, look at the things that you can control versus the things that you can't control. Because for the things that you can't control, basically, alam mo na eh, that you can't do anything about it eh. So when you see, let's say you read news, be aware of how you feel, diba? Like for example, I feel sad, pero you can't do anything about it, diba? So acknowledge the fact that you can't do anything about it. Now go now to the things that you can control, diba? So that's where time and productivity can come in. So for the things that you can control, what can you do about it then? Okay, like for me, no, what I do is I schedule my day, diba? So meron ako, I know Marv knows this then, na every morning, we have like daily syncs in the office. So from 9 o'clock to 9, 10, 11, hanggang 12 o'clock, meron kaming daily syncs with different departments. So that's already a time na spent with the office, diba? So, and then after that, syempre kakain ng lunch, very important that we take breaks every time, no? All throughout the day, even if you're managing a lot of things. So very important that you take breaks. And then in the afternoon, that's when I start to work. Siguro mga 1 o'clock, I start working, I start checking emails. So when you start working, always think that you have like you have limited hours in a day of things that you can control. So with that in mind, ano yung things that
make sense to you? Ano yung mga priorities mo? So write down three things. I'm sure you're all familiar with that, no? Na parang you should write down, start with the three most important things so that at the end of the day, you still feel productive. So that's how you can like lay out your day. Well, kung wala ka namang call studying in the morning, then pwede na kayo magsimula with the most important things talaga. And very important that you start with the most important things because you don't want to end up na at the end of the day, parang tika, anong ginawa ko? Nag-check lang ba ako ng email, diba? Tapos you feel na parang wala kang nagawa within the day, diba? So that's one, no? So that's another one, which is like start with the important tasks in the day. And siguro the third thing na I would like to share is, yun nga eh, na parang in terms of the goals, yeah, your goals, no, your priority. Kasi I'm sure your next question is, what do I prioritize, Ginger, di ba? What do I start with? What do I begin with? So always align it with your goals, your personal goals. So for example, ako, obviously, top priority ko yung anak ko, di ba? So for example, yung anak ko, she has to, she's still in school, by the way. Hindi pa tapos yung school year. So, nag-school pa siya from the house. So, obviously, that has to be one of the three, di ba? Na kailangan ko siyang turuan within today. And then look at the other objectives that you can actually do within the day. And then ganun siya. That's how parang yung top three mo will always go back to your objectives for yourself. So, ganun ko siya ginagawa. And then, kasi what you'll notice is that 20% of what you do on a day-to-day basis account for basically 80% of the things, di ba? Of the things or the results that you get. So, even if ang haba-haba, di ba? Mga girls, mahilig sila sa mahabang listahan. I think even some men. Para, so, yung gagawin ko today, 1 to 20, di ba? So, pero the thing is, hindi mo matatapos yung 1 to 20 na yon. So, ano doon yung kailangan yung unahin, start with that, and then at the end of the day, you'll know na may nagawa ka, you'll feel na may nagawa ka. Yun. Makes sense. Sorry. Dami ko sinabi. No. Tama yan, yeah. I think. Ayan, guys, so, narinig niyo yun, guys, yung sinabi ni Ginger. So, shout out tayo sa mga people who have tuned in. Hi, Teacher Marianne. Andito si Nix. Andito rin si John. Andito si... Wow. Si... Dami tayo dito. Ah. Julian. Andito. Hello. Brian, andito. And so we're saying hi to the... Guys, if you have questions for Ginger or Kate, and if you have parang made the pivot then with your business, let us know dito in the comments below. And yon. So for those of you who are just coming into the live stream, nadi-discuss ngayon yung how are people actually coping. So may question naman ako for everyone here, pati rin sa mga nanonood. Ano yung parang pinaka unexpected na pivot na ginawa mo na never mo siyang maiisip before, like kunyari yung role mo as a person or as a business person. Like diba, napansin natin sila Andy and saka sila Ace dun sa naging accidental vegetable dealer sila. Like ikaw, ano yung accidental things na nag-work out for you right now? Ayun, that's my question. Yeah. Oh, let's move. Ginger muna. Go ahead. Let's you know. Okay. Okay. So maybe the wellness hub. Kasi before, I thought mag-ano lang talaga ako, mag-focus on the network marketing side. Just, i-increase lang yung market, yung distribution namin abroad, ganyan. Pero ngayon, hindi din kami maka-travel, so we can't visit our team there. So, yun, yung very accidental lang talaga yung, itong new business namin. And very timely also kasi marami naghahanap din ngayon ng mga sanitation devices, di ba? So, ngayon, nung ulan kami ng, and it's just the two of us, kami lang ng husband ko ang talagang gumagawa ng lahat from picking up the products and packing it and going on Shopify to manage the store and going on QuickBooks to do the accounting, kami lang talaga dalawa and handling the inquiries sa Facebook page. Yun, kami lang dalawa. So, yun, hindi ko,
alam paano namin nagagawa kasi before we had staff, eh, hindi pa namin na-brief about this new business kasi magulo pa. And also, I discovered na pwede pala akong lumabas ng bahay na hindi nakaligo. Ayun, no? Well, after yun, eh, no? Kasi, mukhang yung thing natin ngayon, showering, ligo. Kasi sayang yung ligo, you have to go out. Diba? Pabalik mo, ligo ka ulit, diba? And then, may makikita ka na naman, I mean, may kailangan ka na naman lumabas, ligo ka na naman ulit. So what I do all the labas-labas. Batching, bale. Batching. And then, batch ligo. Isang ligo na lang. Tama. Saka na ano yung spray na may disinfectants ko lahat ng corner meron. So follow up question ko doon. Ano ni Katie? Sorry. Sige, go ahead, H. Wala, sabi ko lang ang cute ng tawa ni Katie, parang nakakagaan ng Ang gagawin ko nga i-re-record ko yung tawa ni Katie tapos yun ay laugh. Sa mga next, sa mga COVID break natin. Okay lang, Katie. Ano yun, Mar? Yung tawa mo, i-record ko. Tapos sa mga next COVID break or sa podcast, yun yung ano, background na noise na. Kala ko, gagawin mong ringtone eh. Pwede rin. Paka-family na, no? Pangarap ko yung mga ganyan tawa eh. Sa akin, Okay, hindi ako ganyan. Ano din, shout out kay John Dapagulayan. Nandito wow, sa, idol! Hi daw, Katin. Hello, Katin. So yun, Katin, sabi mo yung nag-aral, nag-gumawa ka ng Shopify na store. So ano po yung background mo, banking, accounting, tama ba? So paano mo na, ikaw lang ba naggumawa ng Shopify or kayo ng husband mo? May experience ka ba doing websites before this or talagang na-force ka because of no choice eh? Oo. I started lang kasi wala akong ginagawa nung start of the pandemic. We went into quarantine early kasi yung husband ko is immunocompromised. So parang I think a week or two before the actual ECQ started, nag-isolate na kami. So, I found myself not doing anything. Nagti-TikTok. By the way, follow me on TikTok. Yeah. So, nagti-TikTok na lang ako and nagluluto. Mag-MasterChef level na talaga ako. Yun. And then sabi ko, sige, I have some mga courses on Udemy na hindi ko pa nagagawa. So, sabi ko, I'm gonna restart everything. So, I did yung Facebook ads and then yung Shopify. So may mga paid courses na ako before na hindi ko na ano. So binalikan ko sila and yun sabi ko sige nga gawin ko tong Shopify for our N-World business. May retail sa N-World. So sige. And then yun I stumbled into this yung lamps. Yun ang pinasok ko, yung retail ko actually sa yung retail products ko sa N-World, hindi ko pa napapasok doon sa shop. Kasi medyo wala nang time ngayon. Yun. Paano mo na, so, napilitan ako mag-aral. Paano mo na parang na-feel na pwedeng mabenta tong mga lamps? Anong klaseng lamps to again? Sorry. UVC lamps, Shamarb. Yung sanitation lamps. Ah, okay. So, you don't use it when people are around. Pag sanitize ka na ng room. Uh-huh. Yun. So, madami ngayon kasi bumibili mga doctors, they're preparing their clinics for reopening and mga restaurants, yun. So, sila yung mga, customers namin. May demand talaga, no? May demand, oo. So, siguro, kwento ko rin yung background namin ni Katie. So, si Katie, na-meet ko sa isang workshop ko, nag-attend, I think, 4 or 5 years ago pa. And nag-coaching kami, di ba? She hired me as a coach. And then, matagal ko na sinasabi sa kanya to build her personal brand through videos. Pero I think at that time, parang nahiya ka pa, di ba? Tapos na lang. Mayayay naman ako hanggang ngayon, Mark. Nag-TikTok na, may mga videos na comedy. Kaya nagulat ako, ang ginagawa ni Katie na. Parang, ngayon pala. Influencer na talaga.
Anyway. Or ano lang, inaaliw ko lang yung mga ano ko friends on Facebook. They give me also ano kasi fuel. Kasi every time they, you know, when you post something and then people, you know, you make people laugh and then they send you messages na, "Uy, nasaan na yung iba?" Napipressure ka tuloy gumawa ng iba pa. nakaka-distress din naman talaga yung TikTok. Yung ayan, no, like, si HL, mga challenges. Yeah, TikToker yan, no? Does it help ba sa business mo? Like ikaw, Katie, or whether TikTok or basta videos, especially sa network marketing, does it help? Well, it makes you more relatable kesa naman when you post. I don't know if you've seen some network marketers din kasi, their style of marketing on Facebook, alam mo yun, yung the usual join me or whatever, yung basta alam nyo na yung mga ganong language. Mga ask me how it's ganun. It's better to, you know, it's better to just show what you really are made of and just let people decide if they wanna, if they need your business and, you know, if they need to join you or they need to be coached by you in doing that business, yun. So, yung TikTok naman, yung TikTok ko naman, it's not really for business, but I guess it helped show people na what you really are. Ganun. You have a really personality. Si Ginger naman, yung question ni Shoden, na parang yung pivot, ano yung pivot na ginawa mo, or accidental? Accidental pivot. Well, accidentally, naging teacher ko ng ano ko. Bigla, hindi naman. Parang, ano ba? Ano bang accidental thing? Well, dito, I think what I started during the quarantine period, yung group na yun for women. So yung Startup Women Connect Asia. Matagal na yun eh. Actually, matagal na namin pinag-usapan ng friend ko, si Kat. One tech startup founder din. Tapos parang, ngayon lang naging parang totoo. Nandyan na. So parang wala akong ginawa nung buong quarantine kundi maging host. So parang ang dami kong na-interview, ang dami kong nakilalang mga iba't ibang people. And also yon, I guess parang for the longest time I've been saying na kailangan ko na talagang parang buhayin ulit yung vlog ko, ganyan ganyan. Pero walang time, alam mo yun, because of like ang daming businesses, I need to focus on Manila workshops, I need to focus on what you call it, Taksumo, nakalimutan ko. Ano nga yun? but now kasi dahil nga ang daming time, so I enjoy it eh. I enjoy talking to people online. Like I enjoy yung mga conversations like these because it, tama si Katie eh, it brings out like the authentic side of people, no? Parang talking to people na interview na hindi like presentation, hindi mga presentations na ganon, na you get to see another side of them and you get to see the more vulnerable side of the person. So, yun, I enjoy talking to people that way. Ano pa ba, yung mga accidental stuff. So yun, nabuhay yung mga ganon. And I think a lot of people right now, kasi yun yung, that's what they turn to, no? Content creation talaga. Like, yan, TikTok, although hindi ko pa na-try. Feeling ko hindi ko kaya. But yan, yung TikTok, diba? So vlogging has been a huge hit. Ang daming webinars, online sessions, Zoom calls. So parang, I think it has brought people out of the, alam mo yan, out of the fear na hindi ko kayang mag-video or hindi ko kayang to put myself out there in front of a camera. And then Zoom has actually done that, or itong mga online platforms, StreamYard or BeLive, diba? They've parang encouraged people to sort of, yeah, kaya niya yan, diba? Kaya niya yan, kaya niya to put yourself out there. And I think siguro, one important thing then at this point in time na napansin ko about people is, sorry, about people, because I love observing people, no? Alam to ni H, na parang I love looking at them, I love trying to analyze like how people are doing things. I think one of the things na nakita ko right now is it's really a time for people to build their online presence. Yun, kaya daw namin mag... Sabi ni Ray, kaya yun ni Zika mag-TikTok. Wala na distract. Yun, so, but it's the time. Speaking of that, it's the time for people to build their online presence and credibility, di ba? Kasi yun nga eh, parang now, ano bang
what's happening, no? If you look at people, what's happening? They're all uncertain of things to come. They're all not sure. They all have trust issues. Kasi parang, what am I clinging on to? So a lot of people now are looking for trust. Ano ba yung pagmumulan ng trust? Who can I trust? Who can I listen to, diba? So now is the time, if you're a business, I'm sure maraming businesses na nanonood din na, this is the time to build that side of your business, to build trust, to show people that you empathize with your customers, no? Especially yung customers ninyo. This is the time, basically. So, alam to ni Marv, nag-email ako sa lahat ng subscribers namin. And take note, sorry sa mga email marketers, kasi alam ko meron tayong right way of doing it. Pero ako, wrong way. Talagang in-email ko sila personally. So ngayon, yung email ko na flood. Kasi, yeah, actually, that's good. Tama yun eh. Tama yun. Yun kasi, sa, meron ako nabasa si Jeff Goins. Meron siyang book called Artists Don't Starve. Yun. So kumbaga, yung notion na yung mga artists like creatives, writers and stuff na, di ba yung starving artist, fake daw pala yun kung marunong ka mag-position. So, yung ginawa niya, until lumagpas ng 10,000 yung list niya, sinasagot niya isa-isa yung mga tao sa email niya. Oh. Ganun siya hardcore. Tapos yun, tumas yung engagement niya sobra. Totoo. So, yeah, so yun yung ginagawa ko ngayon. May time naman tayo eh. So, kung may time ka talaga, that's really the best way kasi yung personal touch is something that is being craved for by people, diba? So yeah. The more you're in touch, like as a company, as a brand, or even just as a person, that's a big bonus. And if you have the time to do that, syempre, yung automation naman is just there to make it feel like it's a personal touch, diba? Yeah. So the email marketing, it's really just there so that meron tayong way to emulate that. Pero that's still the number one, the real thing, diba? Mm-hmm. So tama, hindi yun mali. So tama naman pala ako, shoutout kay Alan, shoutout kay John. Tama so, naman pala yung ginagawa ko. Diba when you send like yung mga emails, parang you make it very personal na parang kausap mo isang tao. So ito, mas maganda kasi inisa-isa mo talaga. So very kasi, personal. Nakakatawa pa nga show din, Marv. As in, yung first email ko, konti lang pumansin kasi akala nila parang bot. So yung next email ko, hello guys, hindi po ako bot. Ako talaga to. Sagutin niyo naman ako. So ang daming sumagot sa akin like, ay Ginger, so sorry, akala ko kasi bot ka, ganyan. Ikaw pala talaga yan. Tapos parang ang dami rin parang naging very appreciative. Kasi parang, oh grabe yung COO, siya mismo nagkumakamusta sa amin. And take note, hindi lang customers namin yung in-email ko, pati yung hindi namin customer. Ayan o, oh, oh ayan, meron daw, got that email. Ako yun. Guys, got that email, yun na. Ako yun, sagutin nyo. Ba't ako wala, Ginge? Ano ka ba? Magkatabi kayo eh. Sa office. Wow, God. Yun. So yun. Ako talaga yun. Yun. Ina-announce ko lang. Katin, can you hear us? Ah? Okay na yung yes, audio mo. Yes, yes. I can hear you na. It worked. Yay! So, balik tayo sa pivot. Si Shoden saka H. Anong, meron bang kayong ginawang ganun din, pivot during this break? Actually, kasi hindi naman siya more of pivot kasi parang ako sobrang, I guess with, you might say na swerte lang kasi medyo matagal na yung tinatry kong transition from offline video, di ba? Like, ang background ko naman, which you guys know is I used to personally go to shoots like yan, si Ginger, may mga projects sa kami, di ba? Nandun ako sa bahay ni Ginger dati, nag-shoot kami eh, kay ano mo din sa hotdog ka. Diba? So, pero literally, like, those things from physical shooting, like, because of COVID, nawala na siya. Literally, may mga friends ako sa industry ng mga videographers right now na wala silang project. Pero, yung, I this is something na I'm really grateful for is because may mga clients pa rin ako ngayon online kasi the demand has shifted. Kumbaga, although wala nga siyang local na mga event-based shoots like may
kunyari may client ako na pupunta dapat sa Pilipinas, may event sila. Wala na, hindi mo na pwedeng ituloy yun. Kasi even after COVID, bawal na yung mga mass congregations na yan, di ba? So, the thing is, dun naman umuusbong sa online consumption yung mga tao. So, there's still that demand, pero hindi pwedeng mag-shoot. There's still that demand, pero hindi pwedeng mag-shoot. So, people are actually shooting in parang alone, and then, dumadami yung time nila for production, but wala rin post-production masyado for editing. So, doon ako nakakita ng parang demand. Like, kagabi lang, meron akong friend na nag-anap ng editor na inasahan ko ng, kasi nag-literally, doon sa network ko ng mga editors, pinasahan ko lang ng isang job. May trabaho na kagad yung isang friend ko. So, nag-spark yung idea na, what if parang gawa ko ng parang agency type of system where I parang curate ko yung mga magagaling na mga friends ko mag-edit, and then parang tutulungan ko sila makahanap ng mag-employment. Kasi sila yung mga walang mga shoot ngayon. At marunong sila mag-edit. So yan yung isang pivot na iniisip ko. Tapos yun, sa e-com, tama si Katen na it's booming, lalo na yung mga sanitation, health, immunity, vitamins, tapos home office, anything that helps people get through this pandemic better. So, yun yung mga nagbo-boom ngayon eh. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng mga, kami ni H, mayroon kaming client na nasa e-commerce. Tapos yung product nila, health equipment, di ba? Like, literally yung binibenta nila sa Amazon, mga ganun. So, pasok siya sa pandemic, alam mo yun. So, you have to really think, hindi mo pwedeng i-approach lahat ng mga nag-i-ecom. For example, huwag ka mag-approach ng mga nagbebenta ng alahas right now, like super luxury na mga things. Kasi those are the things that are going to be parang put aside muna for now. So look for those niches na are also selling well so that ikaw din, in demand din yung service mo. So we just have to think about. So yun yung mga naging pivot ko, Marv, so far. Yun. Ikaw naman, H. Ako naman, naging accidental host. actually, alam ni Ginger to kasi Ginger and I have been good friends. Tapos minsan nagdi-discuss kami. Parang ako, I was thinking of becoming a coach later on. So kasi maging writing coach in the future. Pero, you know, we have demons inside our head. Tapos sabi, you are not good enough. So I've been going back and forth. Yeah. Nakasama ka RuPaul, di ba? Parang it's always been like a question of confidence for me kasi parang feeling ko hindi, wala pa ako dun sa ganung level for me to be really speaking out my message. But with you this know. Pandemic, di ba? And then, kasi before this, ano naman, kumbaga parang minsan na-invite ako to talk to share what I know, ganyan. And I always think na parang ano pag nagkaroon ako ng talk show, anong gagawin ko? Parang I didn't feel like I was someone who people would listen to. Pero itong pandemic, because of the things that I enrolled in the past, like for manifestations, kasi I've been working a lot with like transformational coaches, specifically si Martine. So I've gone through a lot of transformation. I've gone through like learning how to manifest things. Tapos ngayon, natutuwa ako kasi bukod sa, ang dami talagang mas maraming opportunities right now na it was so different from what I was thinking before na parang, ay, pandemic, mawawalan lahat ng trabaho, mawawalan lahat ng ano. So parang, I was thinking that was the scarcity mindset that I had before. But nakakatuwa kasi itong pandemic na to, the more I went out to share what I know, the more opportunities came to me. Like ito, I just got enrolled sa coach ko na 6,000 pounds yung worth ng program niya. And I got in dahil kailangan kong matutunan yung process. And then yun yung client namin na show din na I'm currently parang learning. Parang mo nga eh! Mas mabigat pa siya sa akin. So parang... yun yung talagang pinaka-biggest pivot in my mind, like the scarcity, leaving the scarcity mindset behind, like learning how to, yun nga, be vulnerable
enough to admit that I'm not as perfect. I'm not like everyone else, but I have something to say. Saka isang malaking part pa nun, yung becoming this support for women, for moms na who's also trying to cope with this, with being stuck at home. Yung tinatanong ni Katie kanina, parang, mas busy ba kayo? Oo, te. Alam mo yun, parang, yung anak ko, mommy, look at me, mommy. I said, can you stop like for a minute? And then, mommy. Oh my gosh, parang kung alam mo lang kung gaano kas yung struggle ng pwede pa dyan ka muna sa corner. So ako talaga, yun nga kanina sinasabi ko kay ano, I learned how to meditate in the shower. Like for 16 minutes, ganyan. So, I've already spoken with women na talaga nagsistruggle kasi hindi talaga madali itong nangyayari. But, you know, I guess that's the struggle. It, alam mo, it helps to think that you're not alone in this, na hindi lang ikaw yung nakakaramdam. And kahit wala kang solusyon na maibibigay dun sa tao na kausap mo, it matters for someone to just listen. Ayun. So parang yun talaga yung pinakamalaking pivot for me. It's like getting myself out there, being vulnerable with the things that I don't know and sharing what I know. Kasi parang feeling ko ito yung tama lahat ng sinasabi ni Ginger. Everyone is looking for something to learn. Like that also, itong pandemic na to, it tends to bring out the worst in people and the best in people. So ako din, yun din yung hindi ko akalain na parang, okay, so I think I have something that can also make me a leader of some sort in this field. So yun nga, kahapon meron akong kasi yung client ko naman na isa, yung events based. Sobrang struggle kasi talagang, paano ka mag-e-events? Diba? Bawal nga. So, isang strategy namin is to do online interviews, like featuring our partners and doing digital marketing. And I was talking to the interviewee I had last night and she was telling me na, you know what, ang laki nitong impact ng ginagawa mo. Like, no one in the events place business does this like you do. So, sabi niya, ituloy mo lang. So, ayun, nakakatuwa naman yung mga ganong sentiments. So, Like people think kasi parang we're on a race. Yun yung parang hindi ko maintindihan like with all of us, no. Even me sometimes like kailangan ko maglabas ng content tomorrow, the day after tomorrow. Tapos parang iniisip ko like bakit ano ba yung race that we're a part of, right? Like parang sino bang nakikipagkarera sa iyo? Like isipin mo lang. Paano yan yung human race? Daddy joke. Daddy joke. Ayan. Ganun. Freelance plan talaga to eh. Ito yung mga chatroom natin. Oo nga eh. Pero diba, come to think of it, like sino ba? Yeah, like sino yung, who are you competing with? Diba? So, also a good point that Inch mentioned, no? Always go back na to, bakit nyo ba ginagawa to? Like, why are you doing it? Is it for yourself? Like, for H, it was obviously for herself. Kasi parang yung sabi niya na natutunan niya yung mindset shift, that's for self-development, for self-growth. So, if it's for yourself, then do it if you feel that you can become a better person after doing whatever it is that you want to do, then go for it. No one's stopping you. What's stopping you really is ikaw. Ikaw lang talaga yung sinasabi yung voices, pero hindi ko gagawin yung ginawa. Yung higher judgment, di ba? Parang meron kang certain judgment about yourself na parang feeling mo, ah, ito yung tingin sa akin ng tao. Pero in the end, everybody is just thinking about how to go about the things that nobody really cares about what you do. So bakit ka mahihiyang ilabas yung content mo, di ba? Exactly. Totoo. Like, kunwari, kanina si EJ, first time niya mag-moderator. Kasi normally, panelist siya, guest speaker, gano'n. So parang wow, kinakabahan siya kasi sabi niya, hindi ako extrovert, ganyan, hindi ako manika, ganyan. Ano sabihin ko, hello, how are you? Oh, yun yung nagagawin mo, hello, how are you? So parang yun, so parang the only thing that was stopping him from actually being a really good moderator was himself. Kasi feeling niya,
introvert kasi ako, hindi ko yung kaya makipag-usap. Kaya mag-present, pero hindi ko kaya makipag-usap. Pero di ba, that's ice. Baka mamaya nanonood siya. But yun. Yeah, tapos another thing then, yung nagustuhan ko was yung sinabi ni H din na, yun nga, this is the time to learn, no? Like siya, nag-enroll siya sa mga classes. I think I mentioned this to Ray in one of our conversations kay Ray Baguio. Like, isipin mo, maraming nabalik sa'yo na oras. Kasi hindi ka na nga nagko-commute, di ba? Papuntang work. So, ilang oras ka agad yun? Like, 1 hour? So, pwede 3 hours ka agad yun. Diba? Like some people nga 3 hours pa eh, diba? So this is the time to take back that time, diba? To do something for yourself and learn. So like ngayon, ako, like before yung quarantine na to, sabi ko, nako, wala akong time to read books. Like parang sinasabi nila, a CEO reads 50 books per year on the average. Ako parang, ako nga, 5 lang eh. Parang ganun, like 5, kahirapan pa. Like, sa year, di ba? In one whole year. So sabi ko, pwede ba yun? Possible ba yun? Apparently, this quarantine has actually taught me na itong duration ng ilang weeks na ba tayo? Like, 7, yung sabi niya kanina, 7 to 9 weeks. Ayun, 8 to 9 weeks. Nakatatlong books na ako. So, parang ako, oh, kaya pala. Basta ibalik lang yung oras, di ba? Like, ganun. So, pwede ka na CEO ng takso mo. Oo, oh, pwede na ako CEO. Ako naman, just to share, since nag-share kayo ng pivot, I think ako rin may major pivot this COVID break. So I joined again the corporate world. So parang naging perfect, I don't know, perfect timing lang na in between the second week ng quarantine, I was supposed to transfer na pero lang na move to the following month, but ayun, it's a major shift to me. And syempre, yung experience ko, I left Taksumo with a heavy heart na because of this opportunity. So I don't think alam ng karamihan yun, but yeah, so kaya na miss ko nga yung mga kinukwento ni Jane siya na mga calls na with the team. So yun, it's a major change kasi siguro yun, yung industry, well, familiar naman ako sa industry, but getting to know again yung mga nangyayari and talking to new people and stuff and learning about the company and the product. So it's a major shift for me. I think yung learning ko 5 years freelancing na parang mas may tapang ako to follow what I really want to do. Parang I want to go back to corporate, then I can do it. If hindi mag-work out, I can go back to freelancing. So I think yun yung naging learning ko. And nagkataon nga, inabot ng COVID. Kaya yung first day ko sa company, virtual talaga. Yung mga employees na iba, kilala ko lang through a profile picture. Hindi ko pa sila talaga nami-meet. So it's a unique and weird situation. But at the same time, lucky na rin na meron pa rin work na yung company na I was able to get hired by. So yun yung akin, yung pivot. So I think meron ka ba i-share, show din? Yun, so congrats, Marv. Congrats. Thank you. Marv. Shout out sa boss ko. Tsaka alam mo, Marv, mas kailangan ng corporate ngayon yung mindset ng freelancing kasi dapat talaga may option na rin yung mga tao nila to work from home. Mm-hmm. Exactly. So, it's the perfect time din. Tingin ko, ano to ni Marv experiment kasi may freelancing ano siya. Experiment. yung ano kasi, like, diba, the world is turning remote. Yun yung isa sa trends na we're looking at and we're already starting to see. Kaya, meron ako actually nahanap na stats na gusto kong i-share na nagba-validate din dun sa pivot ni Katyn kanina dun sa sanitation ng lab. And ito yun, like, for those of you guys who are watching, this is a comparison between March 2020 and 2019, like how products and categories are faring over that specific period. So kinumpare lang nila
kung ano yung itsura ng sales ng products na yan. So, ayan o, makita nyo dun sa pinakamalalakas na mga categories. Yung mga medical, yung pinaka 600%, 500%, wow. Yan o, yung mga pagkain. Tapos yan o, monitor, anything that allows people to work from home and also take care of their pets. So, isipin nyo guys, o, yung cat litter, 125% yung task niya compared sa last year. So, ano to worldwide to? Worldwide? This is coming from Shopify na market data. So, lahat ng mga categories na kinuha nila. So, for almost e-commerce. Like global. Mm-hmm. So, medyo ano to? Medyo it reflects naman sa totoong market natin locally kasi although sa simula ng pandemic, we've had the experience of parang constrained shipping. Right now, di ba nag-open na? So, sabi nga natin, Lazada is now shipping. So, people are starting to see this as something na positive. So, dati lang, kinabahan yung tao bumili online. Pero, nawala ka agad yung parang hesitation na yun because walang ibang mode of getting your goods. So, ayan o, yung mga pagkain din, salt and pepper seasoning, may mga coffee, wow, mga skincare. So, yung N-World, magta-try din yan actually if may maayos na siyang shipping system. If you look at it this way. So, ayan, like, yan yung mga major na mga stuff na kahit hindi ka naman nag-e-com, you have to think of it like this, like kami nga ni H. Hindi naman kami nag-e-com per se, pero pwede kaming mag-reach out. And you, ikaw din, if you're watching this right now, pwede ka rin mag-reach out sa mga manufacturers naman ng mga ito. So for example, ito si dog food. E di, maghanap ka ng mga dog food suppliers or dog food distributors, di ba? And you can do their email marketing. You can do their, like kung ako yung video, yung edge ko, I can do edits for them or help them grow their online presence through video, diba? So, there are a lot of things here that you can technically, like, wow. Isa-isa mo yan. So, kunyari, who are the top 10 dishwashing suppliers sa buong Pilipinas? So, yun, tanongin mo sila kung kailangan nila ng service mo or if they actually are, parang may nakita kang butas dun sa system nila na how they're doing it online, diba? So, ito pa lang, sa listahan pa lang na to, guys, I hope na you're excited and can generate ideas from this. Kasi kapag like right now, as if you're an entrepreneur, like yun nga sila, Jinch, saka sila, Katen, na-excite yan sila ngayon. Oh my God, ano ito mga lang? Ito talaga yun. Yeah. Kita ko yung mga face ko eh. parang, oh, man, no? Like, ito yung next yung bibilin. Ako, I want to add with na Shopify store eh, habang nagsasalita ka eh. Oo, oh, so, yun guys. Shopify store. Ilalagay ko yung link dun sa chat para puntahan nyo. Ako, I want to add to what Shodin is saying. Kasi yung isang client nga namin is with Amazon. So, pinakita niya rin yung same data na ganyan. Pero ang isang interesting na data doon is yung bring the experience from outside in. Ganun yung term nila eh, parang bringing outside experience in. So, more people are into doing things their own way. Like, dahil nga wala naman silang gagawin, nasa bahay lang sila, inaaral nila like baking. Ang daming bakers ngayon, ang daming mga chef, ang daming mga gardeners na nag-aaral na ng bagong skill. Like, pandemic proof and all. So, it's also a great opportunity like for content creators, like for TikTok. Ang dami ngayon sumisikat na TikTokers, not because of their dancing, but because of their like tutorials. Content. Like kung paano magluto ng ganito, paano yung waxing. Alam mo yung everything has like this. Kala ko yung mga ganun-ganun. O hindi, actually ang laki na ng pinagbago ng TikTok. For those who don't know, 2018 pa po ako nagti-TikTok, so parang experiment. Pero hindi, wala talaga, as in parang ano lang siya, parang joke lang talaga. Wala kayong makikita doon sa TikTok. Pero I saw the transition of it becoming like one of the hottest platforms. Kasi ngayon, pati mga doctors nabibigay ng tips sa TikTok, pati yung mga plastic surgeons,
Tapos, if you're a content, eh, sabi nga ni Sir Ray kanina, yung mga content creators, mga content Balang tawag yung tawag dun, H, sa bibigay ng tips sa mga doctors sa TikTok, ano? Tip doc. Joke lang. Ayan. Ayan. Nice. Chinek ko kasi yung profile ni Katie niya ngayon lang. Ang dami niya palang TikTok na videos. Oh, try. Patay. Tapos dati nanghihiya pa yan, ha? Diba? Anyway. So my question si Ray. Balikan natin. Yung slump days. Yan. Do you guys experience slump days? Some slump days where you just feel unproductive? Sabi nga ni Bruno Mars, I feel like not doing anything. So, kayo, ano bang ginagawa niya pag ganyan? Nako, oo, totoo yan. Meron talaga. Especially the start of this pandemic, na I don't know what to do talaga. Wala pa tong wellness hub. We were just parang figuring out stage magagawin natin. So I spent my day lang ano, I used to spend my day I wake up 10 a.m. super unproductive talaga. 10 a.m. I wake up, I cook, and I really take my time cooking. Tapos TikTok. Tapos wala, kaya mapapansin ang dami kong posts dyan. Yun yung mga days na unproductive ako. And in between thinking of what to do next, ganyan. And meron nga mga nagpo-post eh. Parang, I don't know if you've seen this, yung parang, don't force yourself into being productive or something like that. Parang give yourself time to ano. So parang yun ang naging ano ko. O sabi dito, give yourself time eh. Diba? So walang pressuran muna, ganon. So I guess allow yourself those days na ano, pero don't stay in it too long. Parang siguro allow yourself to just pause and think about what to do next. Pero yun, once I got this, I knew na what to do with N-World and with Jade talaga. Yung Jade Logistics talagang I parked it muna, later na lang. But N-World and Wellness Hub, once I got this going and I knew na what to do, parang wala na din akong spare time eh. Like ngayon, puno na every minute of every day, puno na. I go to bed at 3 a.m. I wake up ng 7 or 8. Grabe ah. Oo, kasi kami lang talaga eh. So yun. At least that's a good problem to have right now. Mm-mm. So enjoy mo na yung mga times na unproductive ka. Maybe it's just, you know, God's way of telling you na, eto, conveying to you the message na there's something being prepared for you, and merong something. So parang reflect on it muna, because pag lumabas na yung ganyang idea, wala ka ng spare time. So enjoy it lang. Yun. Ikaw naman, Ginge. Tama naman yung sinabi ni Katie, no? Like ako, pag I feel like this day is a day na gusto ko mag-relax lang, na-relax lang talaga ako, and then I don't do anything. Like yesterday, kasi yun nga, kunakwento ko sa inyo before the show, no, na parang, yun nga, may sipon ako, so ang hirap, pero there are things then na, okay, so, okay yun, go with the flow una, just relax. Pero pag meron kang talagang kailangang tapusin, and you don't feel like productive at all, maybe may tinatawag, this one I always share sa mga talks ko on productivity, no? There's this thing called the state of flow, or the flow state. It was from a professor named Mikali. Hindi ko ma-pronounce yung last name, so gawin na lang natin Professor Mikali. Mikali Csikszentmihalyi. Oh, yun! Good job! Congrats to you! Ayan, the flow state. So, yan yung, that's what really helps me go through yung mga tasks ko for the day. So, for example, ako, ginagawa ko, let's say, wala akong masulat. Most of the things that I need to do now, may deadlines ako for vlogs, yung mga scripts ko for vlogging. So, ang ginagawa ko, what I do is I edit muna na lang yung mga past work ko. So, it gets me to that point na nag-iisip ako ng mga stuff
already to, parang, ano yun, gets me to that state na nakakaisip ako ng panibagong topic, anong angle ng bago kong script, ano yung angle ng bago kong, let's say, presentation na kailangan kong i-present for a webinar. So, that. And then, sometimes naman, ayun, I shift like from staying here kasi alam nyo, ito yung eternal background ko. Like for any webinar, mapapansin nyo, nandito ako sa room ng anak ko. So, I transfer. Basically, I transfer like elsewhere. I go to the dining room or kahit na sa bed, even if people say na minsan yung bed, you shouldn't work sa bed. But it gets, kunwari sa mga slump days talaga, kailangan ko talagang mag-go to that area eh, para lang makaisip. And then, what else helps me? Music also helps me focus. So there are some people na music, or some people naman you watch videos to get your creative juices flowing. Kasi like sa, di ba, kunwari mga videos, let's say productivity videos, business videos, kahit na actually mga videos, kahit anong video actually eh, sometimes mapapaisip ka, oh bakit ganito to, parang ganon, di ba? So, or makakaisip ka ng something to help, or parang you get to that state of flow. Yung state of flow na yan, it's basically a state wherein you're happy about everything, no? You produce endorphins, so that's what you want to get to, no? A state where happy ka, masaya ka, ganon. So, minsan naman, as simple as, nagda-dance party kami ni Zika dito. So, pag sinasabi ko, hit it! So, magpapatugtog siya ng music, tapos magda-dance party lang kami. Tapos, okay na kami, masaya na kami. So, kaya na namin to go through whatever tasks we need to do for the day. Tapos, ano pa ba? May isa pa akong inisip kanina, nakalimutan ko na. But, yun, that's, yun yung mga tips ko. Like, yung actual things actually na ginagawa talaga dito sa bahay. So yung flow na ba yun? Hindi ko pa nabasa yung book. So parang yun nga, go with the flow, parang may momentum ka na, na ride that momentum, na happy ka, ganun ba? Yes. Alam mo, ito pala, sorry, naalala ko na yung sasabihin ko. Kasi for people naman who have teams, naalala ko kasi nakita ko si Marv. Ang ginagawa namin sa operations, kasi si Marv marketing. So iba yung the way I conduct. Siguro one of these days I'll share with you like how I work with different teams then. Kasi I work with operations, I work with marketing, I work with product, I work with dev, no? So sa operations meeting, sa daily syncs namin, sila yung pinakamahaga. So, sila ay 9 a.m. group. Ganun. So, sina Marv, 10 a.m. group yan. Kasi marketing yan. So, parang GMA lang pala. Parang Monday. So, yung operations team ko, yan yung pahirapan. Parang, syempre, di ba? Parang antok-antok pa, kakagising lang nila. Ayaw magpakita sa camera kasi kakagising lang, di ba? Tapos, sila pa yung pinaka-boring na work kung tutuusin mo. Kasi ang ginagawa nila, syempre, daily grind, di ba? Operations ka eh. So, processing today, recon, processing, di ba? So, walang, let's talk to the users or let's interact, di ba? Wala silang ganon. So, sila yung pinaka-mahirap ilagay sa state of flow. So, what we've been doing ever since the book that I've read. So the book is, yung tinanong ni Marv sa akin recently, kung ba, ano nga ba din? Bezos Letters. The Bezos yes. Letters. So I finished that book already. Tapos ang ginagawa namin, nagta-thought starters kami every day. So yung thought starters na yon, I give them like one principle a day, and then iisipin nila all throughout the day. And then the next day, magre-report na sa akin. Hindi report, but really sharing session. Like, feeling ko short-term thinker ako. Like, kanina umaga, ito yung pinaka-recent na topic namin. Kanina, I was asking them, actually, yesterday, I asked them, what do you think? Are you a short-term thinker or a long-term thinker? Parang ganon. So, how do you, like, what are your long-term plans? No? How do you see how do you see Taksumo like 5 years from now? Ganon. So may mga ganon kami Miss Universe questions na nag-start kami sa mga ganon questions. Or sa lahat? Sa ops lang or sa lahat? Sa ops lang? Sorry. Sa ops ko lang ginawa. Akala ko na-miss ko yun. Ano, hindi. So, pero matagal na namin ginagawa yun, Marv. Nandun ka pa. Ginagawa na namin yun. So, sa ops to get them, ano, parang mas less bored, ganun ba? Oo, kasi
ano eh, ang hirap kasi to jump na kakagising mo lang, tapos para, oh, ilang filings natin today? Oh, nasa na tayo? Na-achieve mo ba yung goal mo, di ba? So, di ba ang hirap na parang to jump agad sa, tika, magre-report ako, nasa na ba yun? Kailangan ko gumising na maaga, di ba? So, hanapin nila yung report nila, magre-report sila sa akin. So habang nandun sila sa, so, ang bungad talaga namin lagi, oh, let's start with your thought starters today. Ganyan. So, Jojo, anong tingin mo sa universe? Ganon. So, ganon. Yung mga jumpstart lang yung mind nila, yung parang mapaisip sila. Kasi nga, yes. Yung nasa mo, ops is more of rutinary yung tasks nila than creative compared to, let's say, marketing or dev. Yes. Kasi ano eh, like parang, it's work pa rin. Don't get me wrong. Ah. Hindi ako nagtatanong, ano mas gusto mo? Ice cream o cake? Hindi ganun yung mga questions ko. Pero yung mga questions ko, still parang is aligned to like your objectives of company. It's still a little bit basically about yourself and about the company, no? So, ganun pa rin siya. It's still challenging. But in a way, it's not that hard. It's not that, okay, work na tayo mode. Gets. It's more of like, okay, ano pa ba yung iba? Like, okay, one question was a few weeks back, as in like many weeks back. Tinanong ko, so what was your biggest challenge so far sa task mo? And what did you do to overcome it? What, ano yung mga lessons that you've learned from it? So see, it's still work, pero it's not like ilan yung filings, ano yung ginawa mo kahapon, bakit hindi mo sinagot yung client, yung mga ganon. So, yeah. Ganon siya. Yeah, yun. So yun, naalala ko na yung sabihin ko. Yung ba yung nalimutan mo sabihin? Yung nalimutan ko sabihin. For people na may mga teams. Okay. Yeah, siguro yung question ko, since Ginger and Katin, you represent different industries, di ba? Magkaibang industries like si Katin sa network marketing, e-commerce, logistics, Ginger, startups, events, tsaka blogging. So, sa mga nanonood sa atin ngayon who are in those industries, what can you, siguro, if you can, for each industry, ano ba yung, and they're not, parang yun, no? They're discouraged or demotivated. Anong kailangan nila gawin? Anong where should they start? Katin? Yeah, let's say, siguro, yeah. Let's start with yung network marketing. Siguro, yan, marami mga network marketers. So, ano ba yung nangyayari ngayon sa industry? And, ano yung tingin mo they should do to overcome this crisis? Yeah, there are some people in this industry actually they think na it's a time to lie low right now kasi syempre we're individuals and we're forced to stay home, diba? But if you're it's you can choose to think that and you can also fight it and say na you can do it online naman eh, diba? So with network marketing, siguro use this time to learn. Kasi ang network marketing kasi it doesn't happen overnight. Yung it's not something na yung alam ng marami na you join and then yayaman ka after a week. So it takes a long time na pag-aaral. It seems simple enough kasi benta ka ng products, ganyan. Pero it takes a long time to actually get in the groove. So, itong time na to that you're forced to stay home, practice your craft din. Para lang din yung nagbebenta eh. Nagbebenta in our case, nagbebenta ka ng soap, diba? Kasi lang din ng nagbebenta ng soap sa tindahan. So, kami din, nagbebenta din ng soap. Parang ganun. So, it's really the same. Use this time lang to learn. Maganda nga yung sinabi kanina ni Ginger eh, na to get in the flow na parang if you feel unproductive, ako nanonood ako ng mga trainings na dati wala na akong time to watch trainings eh. Ngayon, since I'm stuck at home,
set aside time to really seek out yung mga coaches talaga na maayos. Alam yung kami, we subscribe to mga trainers na international. Naputol yata si Katyn. Nag-freeze yung ano niya. Freeze ka. Hmm. Nawala ako. Nawala ba? Ayan. Nandiyan ka pa. Okay. Yun. So, yun, trainings talaga. And then, take time to practice. Ang mabigat din kasi with network marketing, since we are essentially mga individual people trying to do business, ngayon din naman kami lahat trained to be business people. So, yung iba, nag-work, tapos bigla nilang nag-stumble into a network marketing opportunity, and then bigla nagka-products that they have to sell. Parang ganun. Wala pa naman talagang training to do it. So, minsan na babug down sila with discouragement. Yun. Alam naman natin lahat, pag entrepreneur ka, dapat matibay ka sa mga discouragements, di ba? And it takes practice para tumibay ka. Diba? So you have to be exposed to a lot of rejection. So what better time to be rejected than now? Yeah. Yun. So just go out there, just sell your stuff. It applies not only to network marketers lang naman, but also to people selling, kahit sino ka pa. You're selling training, you're selling actual stuff, diba? Just go out there, market your stuff, kung ano nakita mo na parang mali yung approach ko sa kanya. go to another person and then market it a different way, di ba? So, kailangan lang talaga tumibay. Ako dati, before network marketing, nahihiya talaga akong magbenta. As in, nag-work pa ako sa bangko noon ha, naka-blazer. Siyempre, paniwala na talaga ako with the concept of network marketing eh. Kasi affordable siya and, you know, I have the money to spend. Magkano lang naman yun. Napakadali niyang gawin. So, but ang pinakamahirap na ng time na yun, I was an executive and I'm supposed to be selling soaps. Nahiya ako. Nahiya ako sa mga tao. Ano lang sabihin ng mga tao? Diba? Naka-high heels pa ako tapos may bit ako naman kung ano-ano, diba? Pero when I started doing it, and in the 10 years that I, close to 10 years, in the 10 years I've been doing it, nawala na lahat ng hiya sa katawan ko. Kahit anay pa, benta mo sa akin ngayon. Push. Diba? And yun kasi... Right, may bago tayong topic sa next, ano. How to make benta kahit ano. Yes. Kailangan mo talagang tanggalin yung hiya. High heels. Yung ano ba, yung concept, yung mindset mo na, ay baka anong sabihin sa akin? Di ba, H, sinabi mo kanina, na baka sabihin, ay baka anong sabihin niya, baka naghihirap na ako, kaya ganun. Di ba? So, yun, ngayon wala na talaga. And it took me 10 years para mangyari yun. Eh kung wala ka nun, you can't even hope to become an entrepreneur kung may hiya-hiya ka eh, di ba? Oh, tapos dapat matanggal talaga yan, yung notion na selling is medyo sleazy. Or selling is not a good thing. Kasi yes. I also have that kind of mindset before na parang ayoko niyan kasi bebentahan, di ba? So once matanggal na siya and talagang genuine naman yung approach mo, wala ka na may kakahiya kasi you're helping them solve a problem, di ba? So, yes. Yun lang yung dati rin na nag-struggle din ako doon kaya nung before ko siya na-realize, parang kailangan lang pala nang tumawid sa mindset na yun. Kasi otherwise, hindi talaga sila magiging comfortable, di ba? It's not your job naman to sell them anything. It's your job to provide a solution. If what you have is not the solution to their problem, then no worries, di ba? But look for that person na solution yung binibigay mo. Solution sa kanya yung binibigay mo, di ba? Oo, sobrang alaki ng lesson na yan. Naalala ko tuloy bigla kasi hindi mo man pala sila kailangan bentahan pero take them to a place where they can say yes or no. Yun yung mind doon ako doon eh. And be ready to accept if they say no. Kasi it's probably not for them at this time, di ba? But you have to hear that no eh. Sa network marketing na tinuturo, you have to go through a lot of no's. Like 98 no's before you get 2 yeses. Parang ganyan. Oh, yeah.
So, yun, you have to get through, past those no's. Wala ang no, wala lang yan. Parang, ano lang yan. It's something that you have to arm yourself with kung gusto mo maging entrepreneur. Yun. All right. Thank you, Katie. this is our, ano na pala, last question. We're about to wrap up. So, siguro, ano na rin, Ginger, same question. Pili ka lang ako anong industry, is it the startup or events industry? And then, siguro, and then, yeah, we'll go to H and show then for their takeaways. And then, we'll ask you to promote your businesses. Yeah, sa akin siguro, Marvlo, being an entrepreneur or even like a freelancer or any professional, it's always been challenging. It's just that it's extra challenging now because of the things that happen. So parang we shouldn't lose that long-term thinking. Going back na to yung topic ko kaninang umaga dun sa team ko, no? Going back to long-term thinking. Kasi parang this will eventually, syempre, stop also, no? Itong crisis that we're having right now. Matatapos siya. So the thing that we can control is how we react to it, how we take away things or learnings from this challenge that was thrown at us. So yun yung parang what we should think of right now. Hindi siya parang our each and every move is not like just for the short-term benefit of, let's say, your company or your profession, no? You have to look at it as the move for the long term. Kasi parang marami right now na yun nga eh. Like for example, as customers, we buy kaagad, di ba? Because maraming nag-impulse buying ngayon na para mawawala ng ano, bukas mag-grocery ako, bibiling ko na lahat kasi mag-lockdown tayo for 1 month, di ba? So most of our decisions right now are very impulsive. So maybe look at that also from a point of view of a business owner or professional that you cannot make decisions that are impulsive at this point in time. So all yes, you can pivot, but make sure that you're pivoting because you're still thinking of that long-term vision that you have for your company or for your profession. So that's one. The second thing na napapansin ko is don't lose yung empathy. Because at this point in time, maraming mainit ang ulo, maraming naiinitan at mainit ang ulo at the same time. So, alam mo yun, we sometimes fail to hold kindness pa rin, hold on to kindness. Like, people forget that, yun nga eh, I think naging post ko to ng isang araw, like, last week, no, na parang people tend to think that we're talking to robots online because everyone's online. Wala yung complete senses related to what you shared this morning, the article, Marv, no, na parang we lose that, not only yung sense, wala tayong sense of touch, eh. Walang feeling, walang, it's just limited to sense of yan, seeing and hearing, di ba? Emotional sometimes is not felt over like Zoom calls or StreamYard sessions like this, no? So we sort of fail to see na kailangan pa rin natin maging empathic of other people, no? So always have empathy, always put yourselves also in other shoes and see kung ano yung, baka naman may pinagdadaanan sila, that's why they're that way. Or you also be kind to others, diba? So, yun yung, I think, two tips na, or two things na gusto ko pa rin i-share sa mga business owners and professionals natin ngayon. Alright, thank you, Ginger. So, H, your takeaway for this session? Sa akin yung flow. Para yung kay Katie na sinasabi ni Ginger. Kasi it's easy for us to like focus on what's going wrong na minsan nakakalimutan natin yung blessings. Parang a few days ago, I was listening to The Power of Now. Na parang sinasabi niya, the reason why we feel guilty about things na na-experience natin, like, you feel guilty because you don't, like, achieve the goals that you set, or you feel guilty because you don't feel like you're productive enough. Is because you're focusing your energy towards the past and the future. Now, instead, you should be focusing on what's happening right now, what's your flow right now. So if you feel like you're not being productive, just lay down, just experience the moment. Kasi dadating naman yung time na mapapagod ka din mapagod. So, ayun, just honor your flow. Don't take it too heavily against you. Yan lang, just go with the flow. Tapos matatapos din yun. Yan yung pinaka-takeaway ko talaga.
Meron lang sa atin, StreamYard crash. Ang matawag doon? Mr. Hello! Hello, sir! Kamusta na? Hello sa mga nanonood sa Facebook. Hello, hello, hi. And guys, ayan, meron tayong cameo. Cameo kay Brad Fitz. We're happy to see you. Parang ano eh, para tong yung mga 80s na sitcom na may papasok na guest. Oh, may cameo. Actually, may live stream ako na 6 o'clock eh. Wala na akong ginagawa. So, I might as well. Hello, everyone. Kung alam ko lang, Marv, na papasok si Fitz. Naku, hindi ko kinabit yung soundboard ko eh. Pero marami na akong nag-eat crush ng mga live stream na naka-soundboard ako. Natutuwa sila sa mga applause at saka sa mga tawag rito, cheer na mga, oh, mga sound effects. Oo. Techie and Steve, it's, meron yeah. kaming pinaglalaro ng mga toys ngayon sa audio. Yes, oo. Yan. Yung number one learning ko ngayong quarantine, yung mga audio editing tsaka mga audio stuff, no? Yan. Okay. So, paano to? Show then your takeaway. Nanood ka ba kanina, Fitz? Pasilip-silip. Ako, ano, yung takeaway ko... Nalala ko si Conan O'Brien, parang ganun, nagka-crash ng mga Zoom sa mga, ano eh, sa mga company Zoom. So, nice. Okay, go ahead, sorry, show then. Ano, ang biggest takeaway ko is kailangan ko na yata mag-TikTok. De, pero ano, atuwa kasi yung exercise ni Katyn din sa ano eh. Sa De, pero ano, yun din, like it's great to see na people are still on top of things. Like, alam natin naman na it's a heavy feeling, like pag tumingin ka sa labas, parang may makita kang dark clouds. Ay, teka lang, may bagyo pala. Pero, pagka, usually, di ba, yung buong COVID natin, it's easy to feel na depressed ka kasi makikita mo sa news, makikita mo sa mga police nagpa-party, tapos lahat sa atin bawal sila. May mga party-party and then other things are not going right for the economy. Pero, yun nga, like what Ginger taught us kanina na it's better to do and focus on things that we can control so that yun nga, you can still be mindful. And sabi nga rin ni Katie, what she's doing right now, she's learning. Bigla siyang naging accounting, ano, one man accounting department, as what she said. So there are also, aside from the real threats, the real danger that we all face, like it looks like 18 months talaga to eh. To make it really, to be honest lang. Aside from those real things, there's also a real opportunity. There's a lot of things that we remain and should remain grateful for. So that's what we should focus on. Every day, like what a lot of our friends dito sa group natin are saying na, be grateful for the little things. So dito ko nakita sa call na uli na to, na if you have that parang entrepreneurial parang spirit, makikita mo instead of this being a dire situation, it's actually exciting. So sana din we can all go out of this na naging either, kung hindi man tayo naging mas mayaman, mas physically fit or mas healthy. Like ako, nagkasakit ako the past few weeks kaya medyo laylo ako sa content, but ayun, lumalabas na. Hindi nga, wala kang test. Pero di sa amin kasi sa PAGASA, yung mga dole out ng pera, medyo diba pangit. Nangyari, siksikan. So, yun. You have to count that with everything. Eh. Like, there's something like this happening and then there's also a positive thing. So, yun. And it's also exciting to see entrepreneurs like Ginge and Katyn na they look at the situation, accidentally may business siya na bago. Ganun eh, like may Shopify si Katyn ng lamps, tapos si Ginger naman, tapos H naman parang host, tapos si Marv
nag-pivot sa corporate. May balak, may binabalak naman sa mass corporate. Eh. Pero, ano, feeling ko, ano, di ba? So, exciting. Yeah. Ayan, tapos si Fitz naman, di ba? Andito siya, nag-crash siya sa StreamYard natin. But, isa rin si Fitz na nakikita ko na ang dam, is also really part, he should have been part of this call na rin kasi serial entrepreneur yan. Meron yan siyang t-shirt business, may printing business, may kung ano, business. kung ano yung, siguro yung last question, ano yung naging pivot naman niya since we talked to him, yun ba, last month pa? Last month, si Ginger has to go. Ginger has to go. Yeah, sorry, you have to go. Ayan na si Fitz. Siya na yung kapalit. Ano na? Acting dubbing. Magpapromote ako. Uy, check Taxumo. Check out Taxumo. Malapit ang tax deadline. Taxumo.com. And also, follow Mommy Ginger. Yan. Nagpa-vlog na ako. Mag-guest kayong lahat sa aking vlog. Mag-guest kayong lahat sa vlog ko. Okay. Oh, sure. Thank you, Ginge. Yeah, bye-bye, guys. Bye. Bye-bye. Bye, Ginge. Bye. So, yon Fitz. Yun nga, yun yung topic namin kanina, yung parang pivoting eh. Parang kung ano yung pivot na ginawa. Like si Katyn, she's a network marketer. Nag-pivot siya into e-commerce. Kasi ito kami logistics siya na natigil. Nag-pivot siya into e-commerce. Ikaw ba sa iyong mga multiple businesses, meron ka naging pivot? Well, siguro ang pinakamalaking ginawa ko, since it was already a plan, but the quarantine has made it possible for me to execute it faster, was to turn my blog into a content network. So, dati kasi I find sponsors and advertisers sa blog ko, but since I started yung YouTube channel ko, tapos meron na rin akong podcast, and yung mga social media accounts ko, ini-strengthen ko yung followers. So, ngayon, yung ano ko, advertising rates ko, hindi na siya just for the blog, sponsored post. So, I now pitch yung content network, and I think it's a good move for me. Because a lot of brands are interested, siguro hindi lang kasi 'di ba, some people they like reading blogs, some people like watching videos, some people like listening to podcasts. So ngayon I offer them a way to reach different kinds of people through different channels. So yun yung kaya busy ako ngayon eh ng pag-aaral ng mga audio editing kasi yun yung weakness ko ngayon eh at yun yung talagang pinakawala akong alam, no? Yung podcasting. Kaya pa-outsource ko nga sa iyo eh. Ayun. So, and also yung I've discovered that there's potential sa live streaming, no? I've been live streaming since November, but especially right now, a lot of people are trying to see the potential of live streaming, not just to market their brands, but also to make it as an income source. Especially yung mga nakikita ko sa Kumu, yan, kasi I'm a live streamer on Kumu, na gumagaling yung mga nagla-live stream doon, mas magaling sila mambudol ng mga virtual gifts doon. And of course, yung isang YouTube channel ko sa Wealth Archy, we have super chats at saka yung super stickers. And for the past several weeks, no, medyo gumagaling na rin kami mambudol ng mga super sticker tsaka super chat do sa mga nanonood sa amin. So aside from doing that, of course, I've seen brands and even mga small businesses, they're using yung mga live streaming as a channel for them to reach their audience, their community. Some are offering mga seminars, online seminars and stuff. And in my case, dati live streaming ko lang was just to build my brand, but now I am actually getting sponsors for my live stream episodes, no? So hopefully mag-spill over sa podcast. So actually I've been in talks with a couple of brands already to be sponsors sa podcast ko. So it's really exciting for me, and one of the ways na hindi ako masyadong na anxiety dito sa situation na to because I keep myself busy. So siguro that's how I am coping
sa mga nangyayari ngayon. No? So, serial entrepreneurship, yeah, masaya yan kasi you get to explore a lot of things, you get to learn new things. Yun, I think yung Kumu, ilang, para isa yata kayo ni Ginger sa mga unang kumukota si ano eh, si yeah, oh, si Ginger was the one who invited me sa Kumu. So I've been with Kumu since 2018 actually, but I became active mga mid 2019 when I was given yung featured streamer na status. So medyo may advantage yung mga featured streamer kasi mas visible sila sa timeline. And yan, since the user base of Kumu is really increasing, yung admin niya has been reaching out to mga featured streamers to do regular shows. So ako, meron ako para tuwing Monday na 6 PM, usapang pera. Basically, what I do on my live stream on YouTube is also what I do on Kumu. And yun, okay naman. If I can share, siguro mga around 3,000 to 4,000 pesos extra income din yung kinikita ko sa Kumu. Diba? Not bad for something bad. Now, ano siya eh, minimum effort, I would say, no? Ang puna mo lang doon yung laway mo, literally, kasi iba isang oras ka nagdadadaldal doon. Pero, yeah. So, it's a good source of income. I'm still thinking on how to really maximize yung mga ginagawa ko lately. But yeah, the biggest pivot, I would say, is leveling it up to a content network. So, pag may nakakausap akong brands, ang nakapitch talaga yung buong content network, not just the blog, not just the podcast, not just the YouTube channel. Yan. Iba. Parang i-aggregate mo, i-total mo yung lahat ng followers. Malaki yun. Yeah. May ano ka na, yung parang pinapakita mo na lang yung card na, hi, my name is Fitz, and ito yung mga followers ko. Yes, oo. May yun, card na ako. Yan, iba din no. Iba. Iba. Hindi ko tuloy yung Kumu ko bigla. So, dalawa na itatry ko ngayon, TikTok tsaka Kumu. Oo, may TikTok din ako pero hindi siya public. Di ba parang same audience? Parang same audience na younger, ano? Well, yeah, younger, but I think ano, personal opinion, if you want to monetize, syempre yun yung ano, ang una kong iniisip, mas maganda mag-monetize sa Kumu and other social networks. So, sa TikTok, medyo active ako sa TikTok although naka-private yung account ko. Pero it's really just for my friends and for, alam mo yun, pag gusto ko lang mag-relax. Ayan. So, yung mga sayo-sayo doon, select eyes lang yung nakakakita ng mga sayo-sayo ko doon. Sige, masubukan nga yan. So, Katyn, may bago ka nang itatry na channel, ha? Kumu naman. Oo. Try ko okay, yan. So, yeah. Kung kumikita. Oh. Okay, Tim. So, parang nakaka-ano, Mark, no? Parang nakaka... Minsan, do you feel guilty na parang you guys are, well, myself included, na parang excited ka during these times? Na, you know, dapat, most people medyo nade-depress na yun, pero tayo excited. Yeah. I can relate, no. Kaya mahirap mag post ng mga masasayang bagay sa Facebook ngayon. 'Di ba? Nakakagiti. There was positivity ka. Oo nga, there was actually a friend, well, ano siya, financial planner na nag-survey, no. During this quarantine, did your income stay the same? Did it go down or did it go up? So, I was one of the first who replied. So, sinabi ko na, actually, if I think about it, nag-increase yung income ko. Tapos, after a few hours, nung binalikan ko, siguro mga 80% nung nandun, bumaba. So, parang nag-guilty ako bigla. So, alam mo, that feeling na parang mahirap mahirap magsalita ngayon. But, I feel privileged and I feel fortunate that I have a lot of income streams online and I am meron akong technical know-how on how to monetize yung mga ginagawa ko online. So I guess I just
try to be as empathic as much as I can with other people. And if I have the opportunity and the means to share yung mga ginagawa ko sa iba, yung ginagawa ko, I always try to encourage people to get out of their comfort zone and explore new things, no? If you know me 5 years ago, ni hindi nga ako nagpo-post ng selfie sa Instagram eh, di ba? Camera shy ako, pero ngayon medyo makapal. Pinapalo ko yun si Pitch 2009 pa eh. Yan, di ba? So, yun. Yeah, siguro, i-direct mo lang sila sa website mo. Ang dami nilang makikita to na that you're really sharing yung mga tips mo on how people can earn income. In fact, yung recently for my company, ay nag-research ako vending machines. Sino yung mga nasa top na lumabas? Siyempre, alam ko. Anong year pa ba na ano yun? I think mga 2010 pa yon, 2011. Yeah, alam mo, Mapit, ano, dapat baguhin mo na yung name ng website mo. Ano na? Kasi di ba Ready to be Rich, di ba? Oo. Dapat ngayon Ready to be Fit. Pwede, pwede. Yan. Actually, sa dalas ko mag-livestream ngayon, may mga handa akong mga cards. Cards talaga. Ayan. Yeah. So sa mga gusto mo, pakita. Pwede yung strategy eh. And they can go to readytoberich.com. Yan yung portal ko. Of course, dyan, nandyan yung lahat ng links papunta sa mga vlog ko, YouTube channel ko. So if they want to check out my YouTube, this is what I'm trying to build right now, yung Ready to Be Rich YT. Yeah. Iba pa yun sa WealthArchy? Iba pa? Yeah, sa WealthArchy din. Yeah. But, ano na eh, it's already steadily growing. So I'm trying to build another one yung sa YouTube. Siyempre, di ba? Multiple sources. Iba. Yeah. And of course, my podcast. Ayan, 80%. Yan, guys, maganda yan. Napakinggan ka na yan. Ayan, salamat. Yun. Ganun ako kahanda kasi almost everyday meron akong live stream. So meron na akong mga cards. Alright. So thank you. Thank you. Ayun, no? Dinaalala ko lang sa surface ng first time ko siya na-meet nung workshop mo, Marv, sa WordPress. Sinasabi niya dati, parang you can create websites, you can create blogs, and then sell it. Tapos if you're thinking of like doing financial niche, kasi kakonti pa lang, parang 2015 ba yun? 2016, sabi niya, kakonti pa lang yung nagbo-blog about that. Yun, magtanong lang daw sa kanya. So, yun nga. Sobrang, ano yan, ako subscriber din ako ni Surface. Nung nagsusulat ako for financial articles, sa kanya rin ako tumitingin ng mga content. Broad fits kasi. Broad fits. Iba. Iba talaga. Alright. So, ikaw naman, Katyn, can you tell our viewers paano nila ikaw makakontakt? Or nag-freeze ka yata eh, Katyn. Ayan. Uy. Yes. Ano nangyari yun? Parang nag-disappear. Magic. Yun daw ang TikTok. Yun yung magic ng transition ng TikTok. Ayan. Nag-freeze ka na naman, Katyn. Si Shoden, totoo ba yan, Shoden? Joke lang. Yan, Katyn. Anything to promote? How can people reach to you? Reach out to you? Si Katyn yung magaling mag-freeze. Oo nga. Nag-freeze na siya, yan. Ayan. Yan. Marv, I have to go kasi meron pa isang live stream I have to prepare. So, sige. Thank you everyone, guys. No, nice meeting you guys. Ayan, sige. Bye. Bye, Pit. Bye. Yan na, Katyn? Sorry, ang pangit ng ano ko, signal ko. I don't know why. Ah, yeah. What's it again, Marv? How can people reach you and okay. Promote your websites? Yeah, so follow me on TikTok. Katyn Guts in TikTok. And then you check out my website, yung Shopify namin. It's thewellnesshubph.com. Yun. Alright. Nakuha mo yung The Wellness Hub PH? Grabe ah. The Wellness Hub PH. Wala na kasi yung The Wellness Hub lang eh. Galing ah. Ito guys, yung website ni Katyn, thewellnesshubph.com. Nandiyan na sa yun. Yes. Hindi bot yung mga pausap mo dyan. Talagang ako lang yan. At yung husband ko.
Kao H, anything to promote? How can people reach you? Yeah, just maybe follow ano yung Facebook page ko, Herlene Sumook, and then Home-Based Mama. So I have a blog na you can visit. It's Home-Based Mama, MOMMA.com. And ano, please also visit our events venue, Casa Bella Events Place. Every Wednesday and every Wednesday and Friday, meron kami mga live that talks about like yung sa events industry and then digital marketing. So please watch out for upcoming ano din workshops din. All right. Wow. Yeah, you know. Ayun, pinuntahan ko yung The Wellness Hub eh. Tapos, ako din, tinitingnan. Nakatuwa yung mga binibenta nila dyan. Kasi, yun nga, mukhang in demand talaga to kasi mga UVC lamps eh. Like, panglinis talaga. So, yun. Anong gagawin ko nga, Oli Mag? Mag-thank you lang, di ba? Website? Or... yung ano ko, yung website ko is dennisabad.com. Tapos, yun, meron din kaming isa pang business yung shoot practical videos. It's actually a videography school na nagtuturo how to tell better visual stories. It's something I co-founded a few years ago. And although ngayon wala siyang physical classes kasi classroom talaga siya type of system, meron siyang mga online na offerings na rin. So stay tuned. Nag-pivot na rin yung business na yun. Ayun. Pag-usapan natin yan next time. So, yeah, guys, thank you. Thank you very much, Katin, H, and Sheldon. Thank you. Thanks, Katin. Thank you. Ipipm kita. Sige lang. Ayan, may habol. Yung push. Akala ko may mag-bomb lang naman sa atin. Purposeful and uplifting side hustling for working women. So it's a group I founded. Medyo konti pa lang kami dyan. And I share tips on people who want, or women who are working, who want to pivot, word for the day, into having a business. Yes. Yun. Any small right. business, so I promote them. Yun. Sige. So yung lahat ng mga links, we'll put that sa blog, sa freelanceblend.com. And then please join our group, samahangroup.org, where we talk about yung how we can support small businesses during this COVID season. And please also subscribe sa Freelance Blend podcast, freelanceblend.com. It's available sa Spotify, iTunes, etc. Just search for Freelance Blend. Okay, guys. Thank you very much. Thank you. Thank you. I had fun, Marv. Thanks. Bye. Yeah, natuwa kami sa tawa mo, Katie. Mamaya record natin. Sige. Thanks, Katie. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Stay home, ah. Okay, alis na ako.